Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento, Lihim ng Bagong Kasambahay. Matamang pinagmamasdan ni Ian ang bagong kasambahay habang nakatayo sa likod ng amo. Sa tingin niya'y mas matanda lang ang babae sa kanya nang hindi lalagpas sa 5 taon. Nakasuot ng puting blusa ang babae. Pinarisan ito ang damit ng maluwag na kupas na pantalon. Nakaupo yun sa sofa ng sala ng bahay habang nakikinig sa mga alituntuning sinasabi ni Madam Pia. Baduy manamit, sa isip-isip ni Ian. Ganun pa man, hindi niya mapagkakaila ang taglay na kaamuan ng mukha ng babae. Nagtagpo ang mga mata nila ng babae. Agad na iniwas ni Ian ang paningin at ibinaling sa salaming bintana. Naramdaman ni Ian ang pagkalabit ng katabi. Binalingan niya ang security guard na si Mang Raul na saglit na iniwan ang gate. Nahuli siya nito na nagkatinginan sila ng babae at sigurado si Ian na may kung ano na namang kalokohan ang nasa isip ni Mang Raul. Uulitin ko ha, ayoko ng taong malikot ang kamay. Kung kailangan na kailangan mo ng pera, ay sabihin mo lang sa akin, tutulungan naman kita eh. Ang muling paalala ni Madam Pia. Isang byuda ang amo at isa rin dating government official. Kasalukuyan itong tumatakbo sa eleksyon. Isa-isang nagpakilala sila Ian. Matapos yun ay tinawag ng amo ang pinagkakatiwalaang tauhan. Nanay Lorena, ikaw nang bahala rito kay Mayumi ha. May appointment lang akong pupuntahan. Bili ni Madam Pia. Gabi ng araw na yon ay kausap ni Ian ang isa pang katulong na si Marimar. Nasa labas sila ng bahay na pasadyang pinatayo ni Madam Pia para sa mga tauhan. Napag-alaman niya sa kaibigan na galing pala sa probinsya ang bagong kasambahay. 29 anyos na raw si Mayumi. Mas matanda lang sa kanya ng 3 taon. Wala pa raw itong asawa at anak. Alam ko na yung ngisi mo, Ian. Mga galaw mo talaga. Susumbong kita kay Nanay Lorena. Tirador ka talaga ng mga kasambahay, no? Pangaasar sa kanya ni Marimar. Ay, grabe ka naman magsalita, Marimar. Parang sinasabi mong lahat ng katulong dito sa subdivision eh, naging girlfriend ko, ha? May pinalalampas din naman ako, no? Parang ikaw. Di kita pinatulan. Di kasi kita type eh. Sorry, ha? Naiinis na nagmarcha papasok ng bahay si Marimar. Natawa naman siya habang inahatid ito ng tingin papasok ng bahay. Mabilis na dumaan ng mga araw. Mas nakilala ni Ian si Mayumi. Tahimik lang ang babae. Isang tanong at isang sagot. Mabilis naman daw yung kumilos. Balita sa kanya ni Nanay Lorena. Madaling napakisamahan nila Ian si Mayumi dahil mabait naman. Pwera lang kay Marimar na laging sinasabi sa kanya ang pagdududa sa ugaling pinapakita ng bagong kasambahay. Welcome back, Sir Julius. Saad ni Nanay Lorena sa panganay na anak ni Madam Pia. Bitbit ang malaking mga maleta, sinundan ni Ian si Julius na papasok sa bahay. Agad na sinalubong ng yakap ni Madam Pia ang anak nito. Ramdam ni Ian ang higpit ng yakap ng amo kay Julius. Ang pagkamis sa uniko iho nito. Ilang taon din kasing nawalay sa piling nito si Julius na isang seaman at ngayon nga'y umuwi para magbakasyon. Umakyat si Ian sa 2 palapag at dinala sa kwarto ni Julius ang mga bagahe nito. Nakasalubong niya si Mayumi na katatapos lang linisin at ayusin ang kwarto ng lalaking amo. Halos magkasabay na bumaba si na Ian at Mayumi. Napansin ni Ian ang agad na pagdapo ng tingin Julius sa bagong kasambahay. Agad siyang nakaramdam ng kakaiba sa klase ng tingin ni Julius. Tila ba natipuhan nito ang bagong kasambahay? Hindi nga nagkamali sa hinala si Ian. Sa gitna ng kainan at kasiyahan, inakbayan siya ni Julius at hinatak sa sulok malapit sa kusina. Ian, sino yung morena? Bagong katulong ba? Agad na tanong ni Julius. Oo, may 1 buwan na siguro. Kaswal na sagot ni Ian. Parang magkaibigan na rin kasi kung magturingan ng 2. Dati kasing yaya ni Julius ang yumaong ina ni Ian. Natanong mo ba kung ilang taon na? 29 daw. Mas matanda sa'yo ng 2 taon. Uy, pwede. Napailing na lang si Ian sa tinuran ni Julius. Alam niya ang ugali ng lalaking amo. May pinatulan yun dati na katulong.
Hindi yun alam ni Madam Pia at ng mga kasambahay. Tanging siya lang ang nakakaalam. Natuklasan ni Ian ang sikretong relasyon ng mahuli ang katulong na kinakatagpo noong gabi sa swimming pool ni Julius. Tamad mag-drive si Julius at kapag day off ng karelasyong katulong, siya ang nagmamaneho sa mga yon tuwing nagdi-date sa labas. Nagiwalay lang si Julius at ang dating katulong nang muling sumampa sa barko si Julius. Hindi na nagulat si Ian ng ikwento ng lalaking amo na kumikilos na ito para mapasagot si Mayumi. Ilang araw na rin niyang napansin ang palitan ng mga yon ng ngiti. Lumapit si Ian sa mapang-usisang si Mang Raul nang tinawag siya nito. Sinabi nito ang napapansing kakaiba sa bagong katulong. Lagi raw nakangiti si Mayumi, parang in love raw. Tinanong siya nito kung siya ba ang dahilan ng pagbabago ni Mayumi. Umiling naman siya at sinabing hindi. Nakahiga na si Ian at handa ng matulog nang makarinig ng sigaw sa maliit na sala sa labas. Mabilis siyang lumabas ng kwarto nang marinig ang sigaw ni Marimar. Haliparot ka! Akala mo kung sino ka hindi makabasag pinggan, pero pinupuntiri mo pala si Sir Julius! Akmang hahabluti ni Marimar ang buhok ni Mayumi nang mabilis na pumagitna si Ian. Marahil naputol ang pisi ng pasensya ni Nanay Lorena kaya naman sinigawan na nito si Marimar. Hoy! Ano ba? Hindi ba kayo titigil? Diyos mio! Sinulya pa ni Ian ang nanahimik na si Marimar. Sumabat si Nanay Lorena at tinanong si Mayumi kung totoo ba ang paratang ni Marimar. Pinabulaanan naman yun ni Mayumi. Naniwala ang matanda, ngunit hindi si Ian na alam ang katotohanan. Alam niyang may namamagitan sa lalaking amo at kay Mayumi. Tandaan niyo, katulong kayo rito. Huwag kayong mangarap ha? Wala kayo sa teleserye. Pagalit ni Nanay Lorena bago pumanhik sa kwarto ang matanda. Pinukul pa nito ng masamang tingin si Marimar na sa ginawang pag-akto ay parang lumalabas na nagsiselos at may gusto kay Julius. Marimar, ayos ka lang ba? Tanong ni Nanay Lorena nang mapansing sumuka ang kapwa kasambahay. Opo, ayos lang ako. Talaga, kamamaya ay buntis ka. Ang malisyoso mo naman, Nanay Lorena. Pero ewan ko, nitong mga nakaraang araw eh, ang sakit ng tiyan ko. May nakain yata ako masama eh. Naulinigan ni Ian ang pag-uusap ng dalawa sa kusina sa mansyon. Agad siyang nakigulo at inasar si Marimar. Ayan, sige, mag-selfie ka pa buong araw. Baka natipuan ka nang gumagalang engkanto dyan at napunlaan ka ng di mo namamalayan. Biro niya. Akmang magsasalita pa si Ian nang dumating si Mayumi. Wala sa sariling sinundan niya ng tingin ng bawat galaw ng babae. Nagsali ng babae ng mainit na tubig sa baso at iniabot kay Marimar. Narinig niyang nagpasalamat si Marimar, gayon din si Nanay Lorena, samantalang siya naman ay iniisip ang nakita ilang segundo lang ang nakalipas. Hindi siya sigurado kung namalikmata ba siya kanina, pero parang nakita niya na mabilis na gumalaw ang bibig ni Mayumi habang nagsasali ng tubig. Lumipas ang mga ilang araw at mas lumala pa ang kalagayan ni Marimar. Halos mamilipit na yon sa sakit ng tiyan. Di na nga siya makapagtrabaho na maayos. Napansin ni Ian ang pamumutla ng kaibigan habang nagba-vacuum kaya naman sinabihan niyang magpunta na ito sa ospital. Sa permiso ng amo, sinugod ni Ian ang kaibigan sa pinakamalapit na ospital. Napag-alaman na food poison si Marimar. Hindi naman makapaniwala si Nanay Lorena sa binalita niya patungkol sa sinapit ni Marimar. Si Nanay Lorena ang kusinera. Anito, malinis naman ang pagkaing hinanda nito. Pare-parehas din naman ang pagkain kinakain nila kaya bakit si Marimar lang ang nalason? Wala silang nahagilap na sagot sa katakatakang nangyari. Gayunpaman, nagpatuloy sila Ian sa kanikanyang trabaho at isinawalang bahala ang misteryong naganap. Nang ma-discharge si Marimar ay nagpaalam itong hindi napapasok sa trabaho. Nalungkot si Ian sa naging desisyon ng kaibigan ngunit sa huli ay tinanggap niya rin nang malaman ang dahilan. Nagkataong nagkasakit daw kasi ang ina ni Marimar at kailangan ng kanyang kaibigan sa probinsya. Nay Lorena, ayos lang po ba kayo? Nag-aalang ang tanong ni Ian. Inalalayan niyang paupo sa silya ng lamesa ang namumutlang matanda. Butil-butil ang pawis sa noon nito
habang nakahawak sa masakit na tiyan. Hala, Nay, baka nasira ang tiyan niyo. Ano po bang kinain niyo? Inalala ng matanda ang mga nakain. Sinabi nitong saging lang naman na inabot ni Mayumi ang pagkaing inumagahan nito. Uminom lang ng gamot ang matanda. Minuto lang ang lumipas ay naging epektibo din naman ang gamot. Buong akala ni Ian ay magtutuloy-tuloy na ang maayos na pakiramdam ni Nanay Lorena. Ngunit panandalian lang pala ang ginhawang naramdaman nito. Dahil kinabukasan, kinamalas-malasan nga naman ay natisod ang matanda pababa sa hagdan. Umalis sa trabaho ang napilayang si Nanay Lorena. Dahilan ito sa kanya at kay Madam Pia na masyado na itong matanda at oras na para hindi na magtrabaho pa. Pinapauwi na rin ito ng mga anak sa probinsya. Natalo sa eleksyon si Madam Pia. Dahil doon, hindi tuloy maiwasang isipin ni Ian na may kamalasang nagpapasa-pasa sa bahay. Nagsunod-sunod pa ang pangit na nangyari. Bumagsak ang ilang negosyo ni Madam Pia. Kinabahan tuloy si Ian at naisip na baka siya naman ang sumunod na malasin. Bumangon si Ian na maalimpungatan. Napagpasyahan niyang lumabas para basain ang nanunuyong lalamunan. Mabagal lang at magaan ang kanyang mga hakbang papunta sa kusina. Hindi inaasahang makasalubong niya si Mayumi na nanlalaki ang mga mata. Animoy, isa itong kriminal na nahuli sa akto na gumagawa ng krimen. Nagbaba ang tingin ni Ian sa itim na eco bag na dala ni Mayumi. Tinago yun ang huli sa likod nito at binigyan siya nito ng alanganing ngiti. Saglit na nangunot ang noo ni Ian, ngunit hindi na siya nag-usisa pa sa dala nito. Pumunta na sa kwarto si Mayumi. Siya na may dumiretso sa banyo nang maramdamang naihi. Habang umiihi, ay napansin ni Ian ang insektong gumagalaw-galaw sa basang tiles. Marahil hindi makalipad ang langaw dahil nabasa ng tubig. Tumingin siya sa bawat kanto. Wala namang butas na maaaring lusutan ng insekto. Sa huli ay ipinagkibit-balikat niya na lang yon at binuhusan ng tubig para tangayin sa butas ng sahig. Pabalik na sana si Ian sa kwarto nang makarinig ng mahinang pagtatalo. Huwag mong isiping hindi kita mahal, Mayumi. Mahal kita. Kaso alam kong hard lang si Mami sa relasyon natin eh. Gusto nun kasi edukada. Napatayo ng diretso si Ian nang magulat ng sumigaw si Mayumi. Dali-dali siyang nagtungo sa sariling kwarto nang marinig ang mabibigat na yabag ng babae. Galing sa matagal na pagmamaneo si Ian ng senyasan siya ni Mang Raul. May kung anong sinasabi ito na hindi niya lubusang maarok. Nakita raw ni Mang Raul ang mga garapon na may lamang langaw sa eco bag na itinatago ni Mayumi. Kukunin daw sana nito ang damit na naiwan sa kanilang kwarto nang madaanan ng bukas na kwarto ni Mayumi. Doon na niya nakita ang eco bag na nakabuyang-yang sa ibabaw ng kama. May iba pang sinasabi si Mang Raul na hindi na niya nabigyan ng atensyon dahil sa sigaw na galing sa mansyon. Kagyata nagtungo si Ian sa mansyon. Laking gulat niya nang bumungad sa kanya ang mga basag na bote sa sahig. Nakasalampak sa couch ang lasing na si Julius habang walang patid ang pagsigaw dito ni Madam Pia. Umakyat ng kwarto si Madam Pia na galing pa sa kabilang bayan. Inulungan naman ni Ian si Mayumi sa pagligpit ng mga bubog sa sahig. Dumaan ang mga araw, nagbago ang ugali ni Madam Pia. Kasabay ng pag-inda nito sa masakit na sikmura at balakang ay ang pagiging mainitin ng ulo nito. Iniisip na lang ni Ian na marahil dismayado pa rin ang amo dahil sa naging resulta ng eleksyon. Dahil hindi na nito magagawa ang paglilingkod sa bayan na gusto talaga nitong gawin. Mabigat ang usad ng trapiko. Tirik na tirik ang araw. Bumper to bumper ang mga sasakyan na lalong nagpainit ng ulo ni Madam Pia. Halos gusto na lang takpan ni Ian ang magkabilang tenga dahil sa sunod-sunod na mura ni Madam Pia. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Ian ang ibinagsak ng katawan ni Madam Pia. Maitim na ang ilalim ng mga mata ng amo na marahil resulta ng kakulangan sa tulog. Hinala niya, marahil na depress ang amo nang matapos ang termino nito. Lagi na kasing tulala ang amo at ayon kay Julius ay halos ayaw nang makipag-usap.
Iminungkahi ni Ian kay Julius na magpa-check up na sa ospital si Madam Pia. Ngunit umiling lang ang lalaking amo at sinabing ilang beses na nitong pinilit si Madam Pia ngunit ayaw talaga. Nabulabog ang tulog ni Ian sa sigaw ni Julius. Sumuka raw na may halong mga uod si Madam Pia at kailangang isugod sa ospital. May mga pulang pantal din sa mukha at braso ang amo na hinala niya'y kagat ng lamok. Pagkarating sa ospital ay agad inasikaso ng mga nurse at doktor si Madam Pia. At habang hinihintay ang balita ng doktor, sinabi ni Julius kay Ian na nalaman na ng ina nito ang pakikipagrelasyon niya kay Mayumi. Kapalit din daw ng hindi pagtanggal sa trabaho ni Mayumi ay hihiwalayan ni Julius ang kasambahay. Naka-online sa social media si Ian nang mag-pop up ang chat ni Marimar. Sabi sa mensahe ng kaibigan, nabarang daw ito at ngayon ay nagpapagaling na. Sabi ng albularyo, may nakaalitan daw si Marimar na isang mambabarang. Payo pa ng kaibigan na kailangan niyang mag-ingat dahil nasa paligid lang ang mambabarang. Pumasok sa isip ni Ian si Mayumi. Naalala niya ang sinabi ni Mang Raul sa nakita nitong mga insekto sa mga garapo ni Mayumi. Nalaman ni Ian kay Marimar na ang mga insekto ang instrumento para maitanim ang mga sakit sa babarangin. Sa puntong yon ay inangat ni Ian ang tingin kay Madam Pia na palabas sa pagmamay-ari nitong maliit na boutique shop. Galit ang nakapintas sa mukha nito habang tinataboy ang langaw na palaging umaali-aligid dito. Naisip niyang marahil binarang din ni Mayumi ang kanyang amo. Naging hadlang kasi si Madam Pia sa relasyon nila Julius at Mayumi. Sa paalalang sinabi ni Marimar ay naging mapagmatsyag si Ian sa bawat galaw ni Mayumi. Sinabi rin niya ang nalaman kay Mang Raul upang maging maingat sa pakikisama kay Mayumi. Baka kasi may bagay na ikagalit ang babae at sa bandang huli ay maging biktima rin ng barang ang sikyo. Katatapos lang ipasok ni Ian ang binuhat na grocery bag sa kusina nang abutan siya ng tubig ni Mayumi. Nagpasalamat siya at kukunin na sana ang baso nang pumasok sa isip niya ang paalala ni Marimar na huwag din daw tatanggap ng pagkain mula rito. Magalang na hinindian niya si Mayumi. Ngumiti naman ito. Ngunit iba ang nababasa ni Ian sa mga mata ng babaeng matalim kung tumingin. Maingat na binuksan ni Ian ang pinto ng bahay. Pabalik na sana siya sa sariling kwarto nang mapansin ang kulay kahil na liwanag sa sahig na sumisilip sa siwang ng pinto ng kwarto ni Mayumi. Nag-alala si Ian. Akmang itutulak niya ang hindi nakalak na pinto nang natigilang wala namang kasi siyang naaamoy na sunog sa hangin. Dala ng kuriosidad, dahan-dahan at maingat niyang pinihit ang siradura ng pinto. Sa maliit na siwang, doon ay nahindik siya sa susunod na nakita. Nakahilera sa harapan ni Mayumi ang tatlong garapon. Kinuha nito ang isang garapon. Malikot ang mga insekto roon na sa tingin ni Ian ay mga langaw. Pigil ni Ian ang hininga habang pinapanood si Mayumi na namumutawi sa bibig ang hindi maintindihang wika. Bagaman nakaharap sa kanya si Mayumi at medyo malapit ay hindi niya pa rin malino na naririnig ang sinasabi nito. Gayunpaman, batid ni Ian base sa maraas na pagbuka ng bibig ni Mayumi ang kamatayang gustong ipalasap sa binabarang. Tumigil sa pag-oorasyon si Mayumi. Agad siyang nagtago nang tumingin ito sa gawin niya. Napahawak sa dibdib si Ian nang marinig ang papalapit na yabag ng babae. Napakagat siya sa labi habang humahakbang ng mabilis at malaki pabalik sa sariling kwarto. Sa pagdaan ng mga araw ay mas lalong lumalala ang mga nararamdaman ni Madam Pia. May sakit ang amo na hindi raw mahanapan ang findings ng doktor. At sa tuwing dinadala ito sa ospital ay mas lalo pang sumasama ang pakiramdam. Sa puntong yon ay nagsalita na si Ian. Sinabi niya kay Julius na baka nababarang si Madam Pia. Sa una hindi naniniwala ang mag-inang amo, ngunit nang magsugat ang mga pantal sa katawan ni Madam Pia ay ura-urada nang naghanap ang amo ng manggagamot. Pasimpleng binalingan ni Ian si Mayumi. Nakayuko ang babae at tila galit na mahigpit ang kapit sa suot na uniforme. Kinabukasan, magandang balita ang bumungad kina Ian.
may nahanap na raw na manggagamot si Julius, ngunit gaano man kagandang pag-asang hatid ng balita, kabaliktaran naman noon ang nangyari sa katawan ni Madam Pia. Sumigaw si Madam Pia. Agad na nagtungo si Ian sa ikalawang palapag at napako ang tingin nila sa mga sugat nitong nangulay tusino na. Nagnanana na rin ang mga sugat at may lumalabas na mga uod. Hindi na nagsayang ng oras si Ian at Julius. Matapos kumain ni Madam Pia ng almusal na halos hindi nga nangalahati, ay inalalayan na nila ang ginang papasok sa kotse. Agad na pinasibad ni Ian ang sasakyan. Tinungo niya ang address na ibinigay ni Julius sa kabilang bayan yon at kumain lang ng 30 minutos ang naging biyahe. Isang lalaki ang naghihintay sa gate. Nagpakilala ang lalaki. Benny daw ang pangalan. Si Benny ang nanggagamot. Walang sino man ang nagdududa pa sa lalaki dahil puno ito ng abubot sa katawan. May mga kwintas ito ng agimat na sumilip sa mababang neckline ng damit. Nagsindi ng kandila si Benny. Sunod ay pinahidan ito ng lingis ang braso at ang mga binti ni Madam Pia. May kung anong inipit yon sa pagitan ng daliri ni Madam Pia. Dahilan upang sumigaw ang huli. Napalatak ang manggagamot. Anito, nabarang si Madam Pia. Medyo malakas ang barang ngunit kaya nitong kontrahin at alisin. Kinuha ang baso ng manggagamot. Nagsalin yon ng tubig at naglagay ng 3 butil ng asin. Inurasyonan nito ang tubig at saka pinainom kay Madam Pia. Hinawakan nito ang ulo ni Madam Pia. Umusal ito ng mga salita na bago lang sa pandinig ni Ian at Julius. May inabot ang manggagamot na maliit na bote dun sa tray na kasangkapan konektado sa panggagamot. Pinatak nito ang langis sa mga sugat ni Madam Pia. Ang langis na yon ay espesyal. Ginawa pa raw yon noong Biyernes Santo sa itaas ng milagrosang bundok at inurasyonan ng grupo ng mga manggagamot. Bukod sa barang, nalason din ang mama mo. Dinasalan nito ng masama ang pagkaing hinain sa mama mo. Ani Benny kay Julius. Mag-ingat ka sa mga kinukuha niyong kasambahay. Isa sa kasama niyo sa bahay ang nambarang kay Madam Pia. Tumingin si Julius kay Ian. Maagap na sinabi ni Ian na hindi yun magagawa ni Marimar. Sorry tol, pero kung hindi si Marimar, sino? Si Mayumi? Imposible naman. Posible! Sabat ni Benny. Mahaba ang buhok, morena, maamo ang mukha at bago lang nakasambahay. At nobya mo. Nanlaki ang mga mata ni na Ian at Julius. Tamang-tama ang binigay na deskripsyon ng manggagamot sa itsura ni Mayumi. At mas nakakagulat pa na alam na manggagamot na kasintahan yun ni Julius. Napalunok na lang si Ian. Pakiramdam niya ay humagod ang kilabot sa kanyang katawan at tumagos hanggang buto. Habang nasa daan pabalik sa mansyon, hindi pa rin makapaniwala si Ian sa nasaksiyang panggagamot. Hindi rin siya makapaniwala na may lihim na karunungan si Mayumi sa kabila ng maamong mukha. May naisip na plano si Julius. Matama namang nakinig si Ian nang ilatag na ng lalaking amo ang hakbang na gagawin. Pagkarating sa mansyon, agad na binigay ni Julius ang credit card nito kay Mayumi. Sinabi rin itong mamili ng grocery items at ng kahit na anong gusto ng babae. Mag-taxi na lang din daw ito dahil maya-maya ay gagamitin ang sasakyan dahil may pupuntahan kunwaring check-up sa ospital si Madam Pia. Mabilis na sumunod si Mayumi. Kinuha naman yung pagkakataon ni Ian para hulugugin ang mga gamit ng bagong kasambahay. Saglit na napapikit si Ian, pakiramdam niya ay pinipipi ang kanyang baga. Nang hindi makahinga ng maayos dahil sa kaba, alam niyang walang makakarinig ngunit mahina niya pa rin binuksan ang pinto ng kwarto ni Mayumi. Tumuon ang atensyon niya sa cabinet. Hinalugog niya ang bawat drawer. Subalit wala siyang nakita na bagay na kahinahinala. Sumilip na rin siya sa ilalim ng kama ngunit hindi niya nakita roon ang hinahanap na mga garapon. Wala na siyang maisip na maaring pagtaguan. Lumabas na siya ng kwarto ng mga kasambahay. Di sinasadyang napatingin siya sa banyo.
Napatakbo siya roon nang may pumasok sa kanyang isip. Agad niyang binuksan ang takip ng toilet tank. Muntik niyang mabitiwan ang babasaging takip nang makita ang itim na eco bag na nakasilid sa plastic. Umihip ang malamig na hangin. Nagtayuan ang maninipis niyang balihibo sa braso. Pumikit siya at saglit na pinakalma ang sarili. Nanginginig na nilapag niya ang takip sa sahig. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at kinuhaan niya ng litrato ang mga garapon ng langaw. May nakita rin siya roong maliit at manipis na libro. Di na siya nagtangkang buklatin pa yon dahil sa takot na baka kung anong mabasa na masama pala ang hatid sa kanya. Binalik niya ang mga garapon sa lagayan. Binalik niya rin ang takip ng toilet tank. Nanginginig na lumabas siya ng bahay at tinungo ang mansyon. Pinakita ni Ian kay Julius ang mga nakuhang ebidensya. Napaupo sa sahig ang lalaking amo at tumulala. Bakit? Bakit siya pa? Gabi, sa gitna ng paghahaponan ay nagpahiwatig si Ian. Ibebenta na raw niya yung mansyon. Gusto ni Madam na mag-migrate sa Amerika, kaya lang lahat ng negosyo at ari-arian niya dito ay ibinenta niya na. Baka raw may mahanap silang lunas doon sa sakit. Hindi lang ako sigurado kung kasama ba si Sir Julius. Ang alam ko kasi, next month pa sasampa uli ng barko si Sir eh. Baka yung paboritong pamangkin ni Madam, yung tutulong sa pagproseso ng mga dokumento kapag umalis na si Sir. Tumingin si Ian sa tulalang si Mayumi. Wala siyang emosyon na nababasa sa Kasambahay. Totoong ibebenta ang mansyon ngunit hindi totoo na lilipat sa Amerika ang amo. Ang totoo'y lilipat na lang ang mag-ina sa mas maliit na bahay ng mga ito sa Kalamba. Nalaman niya yon nang pasikreto siyang kausapin ng amo at sinabing isasama sa paglipat. Pagkatapos kumain ay tumakbo si Ian kay Julius. Agad niyang ikinwento sa amo na tapos na niyang gawin ang utos na magpapahiwatig. Mabilis na lumipas ang mga araw. Pinagbababalot na rin sa kanila ang ilang gamit ng mga amo. Kinagabihan, binigyan ni Madam Pia ng 20 mil ang lahat ng tauhan ngunit binalik din ni Ian ng pera pagkaalis ni Mayumi. Kinabukasan ay maagang umalis sa mansyon si Mayumi. Gayon din si Mang Raul na ayon kay Madam Pia ay hindi na daw kakailanganin ang serbisyo ng sikyo. Isang taon nagdusa si Madam Pia. Sa tulong ni Benny at sa pananampalataya sa taas ay gumaling na rin si Madam Pia. Magaling na rin si Marimar. Samantala, nabalitaan naman ni Ian sa mga anak ni Nanay Lori na namatay ang matanda. Huli na raw kasing nalaman ng matanda na nabarang na pala. Sinubukan namang magpagamot kaso kusa nang sumuko ang katawan nito. Ngayon, pinagmamasdan ni Ian ang bagong dating na Kasambahay. Hiling niya na sana hindi ito katulad ni Mayumi. Nasa likod ng maamong mukha ay isa palang mabagsik na mambabarang. Wakas!